Unang-una, ewan ko bakit ganito, mataas tong isa. Baka nakalikot na to, ayan o. Oh, yung brake niya, ito. Kung nakikita po ninyo, mababa yung brake kesa sa clutch. Oh, dapat dyan, kung tutusin, nandiyan yung setting niyan. Kaso, napansin ko rito, pag ginanon mo, aabante po siya, medyo banda rito na, mataas na. Oh, medyo papunta na rin sana. Yeah, pagka yung sobrang bitaw na, ayaw pa rin tumakbo, sliding clutch na po yon. Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana yung magustuhan po ninyong video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po, mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog, vlog, vlog! Hello, mga ka-vloggers! Aww. Welcome po sa akin channel. Sa araw na to, mga ka-vloggers, ang gagawin po natin ngayon, tuturuan ko naman po kayo kung paano po mag-adjust ng clutch pedal, tsaka yung, eto po kasing si AVANZA ang gagawin natin, mga ka-vloggers. Yung AVANZA pa rin ang anak ko, nandito pa siya, hindi pa siya umaalis eh. So, meron siyang konting issue na gusto niyang maayos, yung pagbitaw ng clutch daw po, mula do sa pag-apak niya sa dulo, medyo mataas na bago tumakbo po yung sasakyan, mga ka-vlogger. So, nagkakaroon po ng problema sa ano yun kasi stuck pa po siya. Kumbaga, first time pong gagalawin siya. Ilang taon na rin yung sasakyan, mga 5 taon na. So, ngayon, tuturuan ko po kayo, mga ka-vloggers, kung saan yung pinaka para convenient. Kadalasan kasi, lalo na, halimbawa, kung racer ka, kailangan yung mula sa pag-apak niya hanggang mula sa sagad, sa carpet, ha? Yung pagbitaw ng konti, tatakbo na yung sasakyan nyo na hindi nakatukod. Yun po yung number one na gusto ko ituro sa inyo, mga ka-vloggers, kasi sigurado, karamihan po sa mga ka-vloggers natin dyan, hindi ninyo alam kung paano i-adjust yun. Lalo na, siyempre, hindi naman kayo mekaniko, gamit lang, o ano. So, ituturo ko po sa inyo, mga ka-vloggers, yun, na in-adjust ninyo, pero hindi tutukod. Masama po yun, nakatukod. Laging didikit yung mga release bearing ninyo, masisira kagad yung transmission nyo. So, ang ituturo ko po sa inyo, kung paano siya ibababa yung pedal, pero hindi nakatukod. Tsaka, konting release lang po ninyo, medyo sabihin na ninyo magkaroon ng mga 1 inch o 2 inches na layo sa carpet, tatakbo na yung sasakyan. Hindi po katulad ngayon nito. Kaya ko lang nalaman, mga ka-vloggers, ginamit ko kanina eh. So, first time ko siyang ginamit, nahirapan akong ano yung pedal. Sabi ko, bakit ganun ang pedal nito? Na halos bibitawan ko na yung pedal niya sa clutch, eh halos doon pa lang siya tatakbo, pero hindi siya sliding. Pagka na sobrang pa po doon, sliding clutch na kayo doon, yun ang tiyatawag na sliding clutch. Pero hindi pa naman siya sliding eh. Kumbaga, kailangan lang i-adjust, medyo ibababa po lahat ng pedal para convenient. Kumbaga, pantay-pantay sila dapat ng brake, ng clutch. Hindi naman yung ibababa naman ninyo yung clutch, okay na kayo sa clutch. Yung pedal naman, naiwanan. Mahirap din po yun. Pagka, ano, alanganin kayo lagi rin. No, kailangan laging pantay-pantay po yung mga pedal, mga ka-vloggers. Eto, paano ko po natutunan yan, mga ka-vloggers? Eto, ikukwento ko lang po. Sandali lang, ha. Nung araw, mga year 1990s, nagsimula po akong gumawa ng mga owner. Wala naman ako alam sa ganyan, mga ka-vloggers, eh. So, ang ginawa ko po, usong-uso kasagsagan ng mga pag-assemble ng owner noon, 90s. Nag-prepare ako ng metro, mga ka-vloggers, ganito lang. Oh. Mm. Metro, lapis, saka notebook, yung malaking notebook. So, lahat ng mga nag-assemble, nakikipagkaibigan ako, papaturo ko dahil wala naman ako alam nung araw sa ganyan eh. So, hanggang sa natutunan ko, unang mentor ko na nagturo sa akin diyan, si Kuya Danny Timpug. Pinaka-veterano po pagdating sa pag-assemble ng owner at sa pagme-mechanical. Shoutout sa iyo, Kuya Danny. Idol. Idol ko yan eh. So ngayon, mga ka-vloggers, dito na, hanggang ngayon, applicable pa rin po yun. Kung ano yung nalaman ko nung araw. Nung araw kasi mahirap, mga ka-vloggers, kasi bibili kayo ng
pag-assemble, ha, bibili kang chassis, bibili kang makina, lahat yun from scratch. Kailangan magaling ka na ang sasakyan, pag inassemble mo, hindi nakatabingi. Nakakakita siguro kay sedan yan. Minsan yung mga jeep na pamasada, nakatabingi, tumatakbong diretso, pero tabingi siya. Marami po yan. Kasi hindi po naging tama yung pag may measure ng mga gulong, differential sa differential o ganun. Kailangan pantay po lahat yan, mga ka-vloggers. Tapos, marami ako ituturo po sa inyo. Hirap isa-isahin dito eh. So ngayon, dito na lang po muna tayo sa clutch, mga ka-vloggers. Yan lang ang ituturo ko po sa inyo ngayon. At saka yung tungkol sa brake. So, isa pa nga pala, mga ka-vloggers. Gusto ko palang maikwento sa inyo. Nagtataka siguro kayo bakit nagkaroon tayo ng panibagong channel dito sa YouTube. Kasi hiniwalay ko na po, mga ka-vloggers, yung tungkol sa ferdiesvlog natin, ng mga tutorials ko ng car aircon o ng paggagawa ng sasakyan. Hiniwalay ko na po yung mga travel vlogs, mga ka-vloggers. Okay, ah, masaya kayo doon. Kaya sana po, mga ka-vloggers, lahat po ng mga ka-vlogger natin dyan at mga hindi pa subscriber dyan, eto na po ang isang channel natin, mga ka-vloggers, oh. Ferdies Travel Vlog. Ayan, mga ka-vloggers, oh, titukan po ninyo. Ayan. Iyan na po yung bagong channel. Oh. Ano po ang reason bakit? Dalawa pa nga lang po ang video na nagawa ko dyan, mga ka-vloggers. Ayan, oh. Yung mount sa mat at yung tungkol doon sa pagbo-boneless ng bangus. Kasi, bakit po hiniwalay ko? Kasi ganito, mga ka-vloggers, eh. Marami tayong ka-vlogger na ang gusto na tututo lang ng tutorial. Puro trabaho ang iniisip, puro paggawa, paano gusto lang matuto sa akin, paano ginagawa yung aircon, sa makina, kung ano pa man, na hindi naman mahilig naglilibot. Hindi sila ansa travel. So, naguguluan din sila, gusto nila puro tutorials lang daw, yun ang mga nakikita ko. Yun namang iba, mga ka-vloggers natin na puro travel ang gusto, gaya niya, shout out kay Nanay Edna Gonzalez diyan sa Jewel Store. Nay, eto ah, nag-shout out na ako sa inyo. Number one supporter ko po yan, si Nanay. Nanay Edna Gonzalez. Nay, eto ah, sasabihin ko na sa inyo, may bago tayong channel, travel, yun ang alam kong gusto nyo. Kasi sabi niya sa akin minsan sa comment niya, wala naman daw siyang sasakyan. Pinapanood lang daw niya yung mga vlog ko dahil natutuwa siya sa akin. Siguro nare-relax si Nanay. Pero ang gusto niya talaga, more on travel. So, yun ang inisip ko. Kahit na mahati po yung mga vlog ko, mga gagawin kong content, okay lang po. Ang mahalaga pagka yung mga ka-vloggers natin na mahilig sa travel, doon na po kayo sa Ferdies Travel Vlog. Mga ka-vloggers, ha? Wala kayong ibang pupuntahan, kundi etong travel vlog lang natin. Gaya ng pinakita ko po kanina. Ferdies Travel Vlog. Yun naman tungkol sa mga mahihilig sa tutorial, doon naman po tayo sa Ferdies Vlog. Naintindihan niyo po, mga ka-vloggers? So, ngayon, balik na po tayo dito sa sasakyan. Ay, isa nga pala, mga ka-vloggers, shout out pala sa pamangking ko, taga Hermosa, Bataan, sa Mambog, si Charles Denver Tuquero, pamangking ko. Nagpapa-shout out siya. Oh, pamangkin, supporter po natin dyan yan. Ingat kayo dyan. Kumusta na lang sa inyo lahat. Oh, so ngayon, mga ka-vloggers, simulan na natin. Eto na naman po ang panibago natin vlog, mga ka-vloggers, ha. Tuturuan ko kayo paano i-fix ang clutch adjustment mula sa pedal ng brake at ng clutch. Let's go, mga ka-vloggers! Banat na! Mga ka-vloggers, pag magkakalikot kayo ng mga clutch, mula sa pedal muna tayo. Kasi eto, papakita ko lang po sa inyo muna. Andali, oh, trouble light tayo. Mga ka-vloggers, eto, tingnan nyo. Ito po ang cable, ang mga AVANZA cable type. Oh, dito. Cable lang siya. Oh, ito po yung clutch, ha? Clutch. Mga ka-vloggers, ito yung brake, ha? Ito ang brake na master. Ito po ang clutch, cable. So, ito, papunta po dito. Ayun, oh, andun yung cable niya. Papunta siya doon, mga ka-vloggers. Ewan ko kung makikita ninyo, ha? Ayun, sa ilalim, oh. Oh. Ngayon, nahatakin ko rito, makikita ninyo. Ewan ko lang kung makikita ninyo dyan, eh. Ayun, mga ka-vloggers, oh, nakikita nyo yung gumagalaw sa ilalim doon, oh. Tuturo ko sa inyo, ah. Dito, ah. Ayun, oh, dito, sa ilalim na ilalim doon. Oh, ayun, ah.
Andun po, makikita ninyo, mga kabloggers, ayun, oh, hindi ko maabot ng kamay ko, ayun. Gumagalaw, ayun, malaki na ang clearance niya, ayun, oh, oh. Hmm? Mula doon sa fork niya, yung pagdikit po niya sa release bearing, mga kabloggers, medyo, ano na, medyo malayo na. Kaya kung titignan po natin dito, mga kabloggers, sandali, punta tayo doon sa loob ng sasakyan. Oh. Mga kabloggers, andito tayo sa loob ng sasakyan. Siguro ang gagawin ko, start ko na muna kasi mainit. Sandali mga kabloggers ha. O yan, start natin para medyo malamig muna, may aircon. Naiinitan si cameraman ko yung anak ko eh. O ngayon mga kabloggers, eto, pagmasdan po ninyo yung pedal o. Oh. Unang-una, ewan ko bakit ganito, mataas tong isa. Baka nakalikot na to, ayan o. Oh. O yung brake niya, eto. Kung nakikita po ninyo, mababa yung brake kesa sa clutch. Oh, dapat dyan, kung tutusin, nandiyan yung setting niyan. Kaso, napansin ko rito, pag ginanon mo, aabanti po siya, medyo banda rito na, mataas na. Oh, medyo papunta na rin sa ano yan. Pagka yung sobrang bitaw na, ayaw pa rin tumakbo, sliding clutch na po yon. So ngayon, ito tumatakbo, okay pa naman eh. Ang ano lang po, puna ko lang sa kanya, masyadong ano, malayo. So ang gagawin natin dyan, kailangan medyo dyan lang na hindi tukod. Bawal pong tumukod dyan mga kablogger. So ang unang-una step na gagawin ko, kukunin ko yung gusto kong layo dito sa pedal, kung ano gusto ko dyan. Dyan muna tayo, kahit nakatukod muna sa ngayon ha. O ganyan lang gusto ko, para pag gano'n niya, konti lang tatakbo na yon. Doon tayo po focus muna sa nakakaganyan. Tapos saka po tayo mag-a-adjust sa clutch, mga kabloggers, saka natin i-adjust yung clutch, yung distance mula doon sa release bearing na hindi pa siya dumidikit. Kailangan hindi nakadikit yun, kundi masisira kagad ang release bearing nyo. So, bibigyan ng clearance yun na konting-konti lang para, mga kabloggers, hindi siya ano, tukod, tinatawag na tukod. Pero sa ngayon, itututok ko muna yung pedal na gusto ko setting. Tapos saka tayo mag-a-adjust po doon. Unti-unti, pati yung adjuster din sa pedal, merong bolt po yan dyan na stopper eh. I-adjust natin lahat yan. Tuturo ko po sa inyo mga kabloggers ha. So, hindi tayo pwede mag-adjust doon na umaandar naman ang aircon. So, ang gagawin ko mga kabloggers, sandali lang, kukuha lang ako ng liabe. Kadalasan yan, i-prepare nyo yung number 14 na open. Kung may combination kayo, okay po yon. Maganda rin kayo ng plies nyo, lalo sa mga fluid type plies, pang ikot po yun doon sa pinaka push rod doon. Tapos, maganda rin kayo ng 12, minsan kailangan din ng 12 dyan. Yun po, sandali, kukuha lang ako mga kabloggers ha, sandali lang po. So, mga kabloggers, dito na tayo sa pedal ha. Tuturo ko lang po sa inyo, kasi kung titingnan ninyo, ayan oh. Mas, ayan, makikita nyo sa side oh. Oh. Mataas po tong clutch eh, oh. So hindi pa yan, hindi pa ako contento dyan sa ibinaba ko lang yung adjustment nito, hindi po ganun. Ang gusto ko mangyari, medyo ganyan sila oh. Medyo mababa ng konti, no? So lahat yung gagalawin para hindi lang nakatukod. Ito naman, malaki adjustment din oh. So dito tayo magsimula mga kabloggers ha. Dara. Ito. Dito sa ilalim, dara lang. Dito mga kabloggers, ayan o. Kung nakikita ninyo ang pedal, ito ang pedal po ng clutch, no? O, ito yung sa brake. Ayan o, may adjustment po ito para medyo bumaba. Ayan, nakita nyo. Ngayon, kung hindi po kayo marunong, in-adjust nyo, binaba nyo, nakadikit na gano'n, tukod naman po tawag doon. Lagi nakadikit yung inyong release bearing do sa ano nyo, sa transmission ha, lagi po siya tukod yun mga kabloggers, masama rin yun. Pero ito, gagawin natin dahil gusto ko nga po sa ibaba. Ngayon, itutukod ko muna siya ha? Dito, adjustment tayo dito. Gusto ko bumaba siya. Tapos saka tayo mag-a-adjust doon sa may bandang transmission, may andun po yung plastic na adjuster niya no? So ito, gaya sabi ko mga kabloggers, ito pong nandun sa loob na to. Yan o, yan o, not doon. Yun po ang pinaka-lock. Ayan ha. Lulugan ko ito mga kablogger. Ayan ha. Ayan. Oh. Itutukod ko muna mga kablogger. Itutukod ko. Yan sabi ko. Inuulit ko. Yung mga ano dyan. Ibababa ko lang muna. Itutukod ko.
Pero mamaya, i-adjust natin to para lagyan natin ng clearance, ha? Dahil gusto ko nga ibaba. Ayan, oh, tingnan nyo po, oh. Ayan, mga ka-vloggers, ha? Oh, ngayon, hindi, ah. Itutukod ko siya. Hindi, ako lang. Oh, i-adjust ko to para bumaba. Itutukod ko lang siya muna, ha? Tutukod ko. Ayan, ha? Talaga intentional yan. Hmm. Para bumaba muna, habulin ko yung ano. Ayan, mababa na siya. Kasi ilaw lang kayo dito sa ilaw, eh. Nala. Ngayon, yeah, mas mababa na siya ngayon dito, oh, di ba? Oh, dahil gusto ko mababa ang clutch nito mamaya, oh. So, medyo baba natin pang konti. Tutukod ko muna talaga, eh, intentional 'yan, mga ka-vloggers, ha. Baka sabihin niyo, ayan, mamaya natin lalagyan ng clearance sa transmission, yung cable niya. Ayan, nakatukod 'yan, oh, walang clearance kahit konti. Mamaya ituturo ko sa inyo, papakita ko po 'yung mga mangyayari, ha. Oh, so ito gusto ko muna setting, mga ka-vloggers, ha, mababa 'to, ha. Oh, ilalak nyo muna tong nut ulit. Ayan, oh, lock. Oh, para wag na magbago. Pero nakatukod sa ngayon yan, ha. Kinuha ko lang ang gusto ko adjustment ng pedal. Kung ano yung ano, height nya mula sa carpet. Yung clearance, ha. Ayan, oh, lalak natin. Kailangan wag magbabago yan. Ayan. Ayan. Lalak natin, mga ka-vloggers, ha. Hindi ko lang makita. Ayan, makakapang ko. Ayan, ayan, dito. Ilak nyo maigi, ha, para wag na magbabago. O, ngayon, yan, okay. So, mga ka-vloggers, kung titingnan nyo ngayon yan, ngayon, mas ma, mas mataas na ngayon yung, ngayon, o, mataas na ngayon yung brake, no? O, sa side, o, makikita ninyo. So, anong gagawin ko? Tsaka nakatukod ang clutch niya ngayon, ha, tukod to, o, walang distance, kailangan, may konti kayong clearance, mararamdaman nyo na bibigat doon. I-adjust natin ngayon sa transmission, ha? Kanina nakita ninyo to, masyadong mataas. Hanggang dito yan, eh, oh. Hindi ko makakita. Yan, oh. Diyan, oh. Medyo mataas po siya kanina kaysa sa pedal ng, ano, ng brake. So, tinukod ko sa ngayon, ha? Ngayon, pupunta tayo, mga ka-vloggers, doon sa bandang transmission. I-adjust po natin yun. Pakita ko sa inyo, mga ka-vloggers, ha? So, dito tayo ngayon, mga ka-vloggers. Mga ka-vloggers, andito ako sa ilalim, ha. O, kanina nakita nyo, inahatak ko tong cable na to. Nakikita nyo yung kamay ko, ha. Nakikita ba yung kamay ko? O, kanina inahatak ko to, may clearance to, ha. Ngayon, wala na ngayon dahil tinukod ko, intentional yun, ha. Ngayon, ang adjustment, ito, mga ka-vloggers, ha. Kung nakikita niyo itong plastic na to, pagka nirelease-release nyo, inikot nyo yan, bibigyan natin ng clearance ngayon yung release bearing. Tatansyahin nyo rito, mga ka-vloggers, kailangan magkaroon ng clearance dito pa lang sa ibaba, ha? Ayan, ha. Para mawala yung tukod na ginawa ko kanina. Ayan, wala pa, oh, ha? Ayan, konti-konti. Eh, meron ng konti yan, oh. So, natakay mo dito. Hindi makikita na dito. Hindi ko kaya. Ayan, meron na yan, oh. Malaki na. Hindi ko mahata kasi. Ayan, oh. Oh, hindi, ayan, naganyan mo na. Oh. Adjust ko, ipitang konti. Singat, takatak. Pakikiramdaman natin ngayon yan doon sa pedal. Kailangan yan, oh. May clearance na yan. Babalik tayo ngayon doon sa pedal. Ito natin sa titing na yan. Yan, dahil dyan maluhog na. Oh, ito mga ka-vloggers. Tinukod ko kanina, tapos inarya ko naman doon sa may cable para magkaroon ng clearance. Dito, mararamdaman nyo dito yan. Ayan, oh. 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 Tapos ipagpasok niya, konting bitaw lang nito niyan, aabante yan. Ayan, oh. Oh, ramdam ko siya, oh. 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 Pasok pa rin, hindi yung parang wala. Ayan, oh. Kasi nga, pag sinagad nyo po na ganun, kanina, yung setting na, yan na, doon palang tatakbo yan. O, kala nyo, sliding na. Pero, yan, mga ka-vloggers, ha, meron siyang clearance, eh, no? Mararamdaman nyo. O, pero bibigyan ko pa ng konting-konting clearance yan. Sandali lang, mga ka-vloggers, ha, bababa lang ako, nakikita ko naman yan. Yan, may clearance na yan, eh. Konting-konti na lang. Vloggers, ayan, o, malaki na clearance. Mararamdaman ninyo dito sa panyo yan, eh. Mula doon sa parang wala lang, tapos medyo mararamdaman nyo yung pagdampi ng release bearing.
Huwag yung wala, apak nyo palang matigas na, wala po yun. Mangyayari sa inyo yun, tukod yun. Mga kabloggers, malakas kayo sa release bearing nun. Ayan o, may clearance na. Mula doon sa cable, kailangan malambot. Merong awang, mahahatak nyo pa, may espasyo. So ito, ayan o, mga kabloggers. Ngayon, kasabihin naman ninyo, baka hindi pumasok ang clutch. Diyan natin ngayon susubukan yan. Tanda rin natin. O, sarad ng pinto muna. O. Dito tayo mga kabloggers ha. O, tingnan nyo ha. Yung pedal natin, ayun o. Kung nakikita ninyo, ayan. O. Tingnan po ninyo ha. Malayo. Mga kabloggers, ito. Ano ba po focus? Ayan o. Kailangan, pag apak nyo, ayan o, pasok na pasok. O, papasok po lahat, pati atras, wala siyang grrr, walang ganun. Ayan o. Ngayon, mga kabloggers, yan ha. O, pagka, ano, konti-konti mararamdaman ninyo, abante na yan. Ayan, andali, ayan o. O, ayan o, konti lang o. 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 Hindi katulad kanina, tatakbo siya, medyo, mga kabloggers, tatakbo siya pagka mataas na yung adjustment nyo na yung pagbitaw. Mali po yun, mga kabloggers. Lalo na kung nasa alanganin kayo, nasa tulay, naka-traffic po kayo, mga kabloggers. No? Naka-bumper to bumper. Lalo, tapos, alimbawa, ibang tao pinagmaneho nyo, baka umaatras lagi sa kanyo, hindi pa tumatakbo kasi ang layo pa bago tumakbo. Oh, eh katulad nung kunyari bagong hawak lang. Siyempre lahat ng sasakyan ganun, konting bitaw abante. Ito malayo na, hindi pa rin umaabante. Halos ganyan nakalayo sa carpet. Oh, so masama. Kailangan konting bitaw yan, mga kabloggers. Oh, oh, titingin niyo ulit, oh. Alisin ko 'yung handbrake, ah. Oh. Konting-konti mararamdaman niyo yan. Ayun, oh. Gusto na tumakbo sa sasakyan, nanginginig na. Ayun, oh. Gusto tumakbo, konting-konti lang, oh. 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 Konting-konti lang 'yun. Halos wala pang 2 inches mula sa carpet. Iyon ang pinakatama, mga kablagas. Tapos hindi tukod diyan, ayan oh. Ang laki ng setting po, ayan oh. Ang luwag kung makaka ano niyo, ito yung kamay lang oh. Oh. Malayo sa mga kablagas. So ngayon, sasabihin naman ninyo, paano yung brake? Malayo. I-adjust din natin 'yun. Tuturo ko din po sa inyo 'yun. Pero ngayon, convenient ngayon 'to, mga kablagas. Lalo na medyo didikit sila sa level nung gas. Masarap nun. Ganun-ganun lang. Oh, hindi tutukod yung panyo rito. Ayan, mga kabloggers. Hindi parang ganyan. Oh. Skip dito. Oh. Oh. Pag medyo pantayan, gaganun lang pa mo. Sarap ng ano, feeling. Oh. Ayan, ayun ang tamang level natin ngayon. So, sa ngayon, papakita ko naman sa inyo, mga kabloggers, yung clearance. Ito. Ayan, oh, kanina kinamay ko. Pinapakita ko sa inyo. Ayan, oh. Ayan, oh, lambot. Oh. Oh. Wala po dyan. Yan. Ayan, dito, kapit na yan. Yung release bearing. Dito wala oh. So hindi tukod diyan. Tapos papakita ko actual doon tayo sa transmission. Mga kabloggers, pakikita ko sa inyo ron ha. Yung clearance niya ron. Halika, punta po tayo doon. Mga kabloggers, gaya ng sinabi ko kanina, kailangan may clearance yun, yung plastic doon oh. Oh. Ayun oh, oh. Laki ng clearance niya yun oh. Mararamdaman niyo oh. Oh. Ayun oh. Nahahatak niyo. Ang tukod niyan, hindi niyo na magalaw yan ang kamay niyo. Ayun oh. Ramdam nyo, ayan, malayo, oh. Ikaw, nako, para makita mo. O, sige. Hatake mo medyo biglang, kaya nun. Sige. Tapos babalik mo. Akin na ako dyan. Hindi oh. Kaya ng braso ko, papa. Ayan, sige, oh. Ayan, oh. Ayan, oh, may distance siya, ayan, oh. O, ayan, ha. Konti, pinto mo. Ayan, oh, oh. Convenient, oh, laki, oh. Nako, lambot, oh. Oh. Malayo-malayo na ang release bearing niya, eh, no? Oh. Oh, lambot, oh. Ang talagang kapit niya, yun pa, oh, yun, oh. Oh. Magang, mararamdaman mo rito yan. So, kailangan lang po, mapasok, oh. Oh. Pasok siya. No? Oh. Parang pangarere. Ha? Magugulat ka pa, eh. Ayan, no? Oh. Konting bitaw mo, umabante, eh, no? Tingnan mo doon, ayan, no? Oh, konting bitaw ko lang, ayan, no? Oh. Mula sa pedal mo na dulo. Ayun ang tama sa lahat. Pero ayan. Sa ano naman tayo ngayon? Sa brake. Sandali mga kabloggers, pause muna. Oh, mga kabloggers.
So, approved na raw, sabi ng anak ko, sinubok niya. Ayan, oh, laki pa ng clearance, oh. Oh. Kahit doon sa may pedal doon ay sa clutch cable, mararamdaman ninyo, oh, ang laki, clearance yun. Pag yung mga deep fluid, mapapansin nyo, halos nakadikit yun. Parang tukod lagi. Pero, makikita nyo naman yun na walang puwersa. Pero nakadikit lagi yung pinaka-pushrod doon nun. Pagka mga fluid type. Eto, cable type, madaling i-adjust. Oh. Ayan, ang layo po. Tatandaan ninyo, huwag yung parang pagkaginano. Halimbawa, eto, binaba ko. Puro ganyan na yung walang clearance. Wasama yun, mga ka-vloggers. Eto, malaki ang clearance. Ayan, oh. Lambot, oh. Mm. Ayan, oh. Kamay lang, oh. Tinutulak ko lang, oh. Yan po yung clearance para hindi nakadikit ang release bearing. Hindi mauubos ka agad ang clutch nyo kasi pangit na lagi nakadikit yun. Ubus ka agad. Tukod, pati release bearing nyo, iingay. Ha, mga ka-vloggers. Okay na tayo sa clutch. Ayan, oh. Ganda, oh. Mm. Sa brake tayo ngayon dahil umangat siya ng siguro mga 1/4 dahil gusto ko rin mababa to. So ito mga ka-vloggers, okay na po tayo sa clutch ha. Dito naman tayo sa brake. So gusto ko naman makita ninyo paano iseset up naman yung tungkol sa brake. Aha, matay na siya. Ayun. Ayun mga ka-vloggers, ang adjustment naman ng tungkol sa preno, ayun o, nakakabit doon sa may master. Ayun kung nakikita nyo, ayun o. Ayun doon. Ayun o, to. Ayun po, to. Luluwagan ninyo yung nut dito para mahatak siya papasok doon sa loob. Tapos dito, ito po ang adjuster nila. Katumbas naman ito mga ka-vlogger sa clutch. Itong mismong para sa stoplight switch to. Ayun mga ka-vloggers, oh. Yung green na yan, nakatukod yung stoplight switch. Ayun, oh. Oh. Ah, ito. Ayun, oh. Palang pedal, oh. Ayun, oh. Oh. So, i-adjust natin siyang konti para bumaba siya. Kasi pag in-adjust nyo na yan, malayo na. Baka lagi kayo nakapreno. Kala ng tao sa likod, nakapreno kayo lagi. Mga ka-vloggers, ito na po tayo, ha, sa may brake. Ayan po, oh. Ito i-adjust ko. So, ang style pala ng AVANZA mga ka-vloggers, walang nut na in-adjust dito sa likod, ha? Kaya sinipat ko. Iniikot lang to. Ayan, oh. Itong kanilang sa switch ng stoplight, ha? Ayan, oh. Ayan lang siya, mga ka-vloggers, oh. So, pag sinuksok nyo, kunin nyo yung gusto nyong distance, tapos ikot nyo sa clockwise. Ayan, oh. Sandali. Nakapakihawak nga. Hindi ko mahawakan yung dalawa, eh. Ayan o, oh, ayan o, oh, setting dyan ha. O, oh, ibababa ko yung gusto ko setting nito. O, oh, ayan o, oh, o. Oh. Ayan, malayo na siya dahil ito po ang kumukontakto. O, oh, para pag nagpreno kayo, umangat to. Yes, ayan o, oh, oh, bibitaw yan doon. So, ang ano niya mga ka-vloggers, ayan ha. Ah, yung gusto kong lalim, tapos ilalak nyo. Dali. Ayun, lock na. O, oh, ayan na siya mga ka-vloggers. So, sasabihin nyo naman, baka nakatukod. Doon tayo mag-a-adjust sa ilalim ngayon, mga ka-vloggers, ha? O, ayan, oh, nakuha ko na yung gusto kong lalim dito. Oh, sagad na to. Wala na ako i-adjust pa rito, yo. Sagad na po siya, oh. Oh. So, ngayon, i-adjust ko siya. Paano nyo malalaman kung hindi tukod? Ang number one dyan, patayin nyo yung makina. Patay mo na. Oh. Kailangan bumalik yung pag-vacuum doon sa hydrovac, mga ka-vloggers, ha? Kasi habang malambot yan, akala nyo okay na kayo, pero tutukod kayo dyan. Ayan o, oh. Ayan, malambot pa. Akala nyo may clearance po doon, oh. Ayan, oh. Saan ba siya? Ayan o, oh. Oh. Dito na tayo pupokus, ha. Oh. Pagka nawala yung hangin, mga ka-vloggers, ayan o, oh. Kanyari pinreno nyo, ayan, tigas na, oh. Oh. Halos wala ng clearance, oh. Oh. Dahil binaba ko yung pedal. Eto, nakikita po ninyo, ayan o, oh. Taas, ayan, sa taas, ayan, 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 oh. Ito, oh, tukod na siya, mga ka-vloggers, oh. Walang distance, oh. Oh. Meron man, konting-konti. So, luluwagan ko, kadalasan 12 yan. Yung dito sa ilalim, 14 yata. Siya, 14 siya. Ayun, oh, sok na tong 14, mga ka-vloggers. Luwagan nyo, hindi nyo aalisin yung dito sa ano, ha. Luluwagan nyo lang po to. Ang dali. Ayun. Luwag. Ayun, luwag na. Ayun na, malambot na mga ka-vloggers. Ngayon, kailangan tong rod na nakatukod doon sa master, to. Ayan, ayan, taas tingnan lang. Ayan, ayan. Ayan.
i-aaryan nyo yan, napabalik dito. Ayun, ang layo pa po na clearance nyo sa pedal. Ayun, no? May distance mga ka-vloggers. Oh. Pakikita ko lang sa inyo. Ayun, oh. Ito mga ka-vloggers. Oh. Ito lang maipakita. Laksan lalo. Ayun, may ilaw. No? Ayun, oh. Kung makikita ninyo, oh, malayo pa dito. Ayun, oh. Hindi nyo lang siguro mapapansin. Eh. Malayo pa dito. Pwede pang i-atras tong push rod na to papunta dito sa pedal para magkaroon kayo ng clearance, ha? I-adjust ko mga ka-vloggers, pakikita ko lang sa inyo, ha? Gawain po ng mga professional yan mga ka-vloggers, ha? Siguro. Pero gusto ko lang malaman ninyo kung paano, kasi minsan nangyayari na tumukod, di nyo alam paano gagawin nyo. Ayan o, ina-adjust yun. Ewan ko nakikita, ha? Ayan o, i-adjust ko, ilalapit ko siya sa pedal patras mga ka-vloggers, hindi siya tutukod sa master sa labas. Ayan o, o. Ina-atras ko siya pabalik para magkaroon ng clearance. Hindi sa tukod, hindi sa nakatulak, mga ka-vloggers. Ayun ha. Gawain lang ng professional. Pero kaya nyo rin yan. Dahil ako, hindi man ako professional nung araw eh. Oh, ang dali. Aria ko lang yung nut. Dahil dumikit na. Pagka medyo tumigas na yung pag-adjust ng plies, oh, larga uli yung nut. Oh. Ngayon, titingnan natin to. Ayan o. Oh. Oh. Ayan o, oh. May clearance na mga ka-vloggers. Ayan o. Oh. Oh, oh, pero gusto ko pa konting-konti para medyo ano, largo pang konti ito, ah, maluwag pa. Ayan, malayo pa dito. Ayan oh, laki pa ng clearance niya sa pedal, ito 'yung pedal, tsaka 'yung pinaka push rod na 'yon. Ayan oh. Oh. So, adjust pa, pwede pa tayong umatras para hindi tumutukod ang preno ninyo, mga ka-vloggers. Ayan, konti pa. Kasi medyo mahirap la, kaya matagal ang gawain natin. Kasi mahirap i-adjust dahil nasa ilalim po tayo eh. Pero malaking bagay yan mga ka-vloggers. Hindi alam ng iba yan. Kayo lang na mga nagiging subscriber ko ang makakaalam yan. Dahil trabaho ko talaga nung araw pang gumawa ng mga sasakyan. So, hangali. Titingnan ko yung clearance. Ayun, laki no? Oh. Habang nakapataya sa sasakyan ha, ang ano, wag yung naka-on dahil mag-aano yung hydroback, di nyo mararamdaman kung ano gusto nyo setting. Ayan, oo, oh, oh. Titingnan nyo rin, mamaya ginagalaw nyo, kala nyo, okay, yung pala, yung clearance naman dito, sa lock dito, ang ano, titingnan nyo yung paggalaw, ayan, oh, hindi natukod dyan, oh, layo na yan, oh. Pero konting-konti pa, mga ka-vloggers, ha. Nahirapan lang kasi ako, pasensya na po. Nahirapan ako sa pwesto, masyado masikip. Dali, hindi ko makita. Pero malaking bagay ito. Tinuturoan ko po yung anak ko mga ka-vloggers para matuto siya sa paggawa. Yan, ina-atras natin para mababa na lahat. Oh. Ayan. Oh, ayan, medyo malalaman nyo umadjust dahil dumidikit na naman yung nut doon. Ayan, oh. Oh. Laki na yan mga ka-vloggers. Oh. Hindi natukod dyan. Ayan, oh. Kamay lang yan. Pero pagka nakapatay ang makina, halimbawa parang nakaganyan, tukod yun. Kailangan may clearance. Ayan, oh. Oh. Oh, hindi nakatukod dyan. Ayan, oh, layo. So, hindi pa dumidikit yung rod na to doon sa master. Hindi pa niya pinapump. Masama na walang clearance yan. Ayan, oh, laki po. So, okay na ako dyan. Ilalak na natin tong 14 mga ka-vloggers. Tapos, okay na rin tayo dito sa switch. Hmm. Lock nyo lang para wag na magbabago. Okay na tayo nun. Okay. Oh, galing. Oh. Ayan, man, laki ng clearance mga ka-vloggers, ha. Hindi po pwede na hindi gumagalaw 'yan. Nakatukod po 'yan, kunyari nakaganyan lang, oh. Kahit anong gawin niyo, wala, gagalaw lang dahil tinutulak niyo ng apak. Kailangan 'yan, oh. Habang patay ang makina, ha? Hindi umandar hydroback. Ayan ang clearance mga ka-vloggers, oh. Oh, makita niyo 'to, hindi nakadikit, oh. Malayo siya sa ano. Hindi pa nagtatrabaho, hindi pa tinutulak yung fluid, oh. Okay na tayo dyan. So, pantay-pantay ngayon dito mga ka-vloggers. Walang atras manak. Atras. Oh, mga ka-vloggers, tingnan po ninyo. Oh. Oh, halos dikit-dikit na sila. Maganda yung setting nito. Halos pantay-pantay. Pati siya, hindi na siya mayan. Oh. Oh, may clearance. Oh. Pero kailangan lagi nyo titingnan. Huwag kayo magtiwala sa nagagalaw na ganyan. Mamaya, maluwag lang ang butas doon sa lock ng ano, doon sa may pedal.
Kaya pala gumagalaw dahil maluwag doon. Ito, hindi. Masikip naman siya. Kaya tamang-tama lahat. Ayan, oh. Hmm. Habang nakapatay po ang sasakyan niya, ha? Hindi nagtatrabaho hydrovac. Ayan, oh. Walang tukod, oh. Palayo. Sige. Good. Oh. Sige. Oh. Subukan mo nakapatay preno. Oh. Sige, bante mo. Yeah. Yeah. Tapos preno. Yeah, bante. Okay, okay, malayo. Yeah. Hmm. Oh, tapos bitaw, oh, walang ilaw sa likod, oh, ang galing. Oh, sige. Oh. Yeah. Ngayon, isubok mo. Itakbo mo lak. Yan mga ka-vloggers, testing na natin kung anong changes sa lalo na kapag pababa at paakyat. Kasi doon mo lalong mararamdaman yung importance nung pag-change nung setting nung clutch. Dahil uphill, downhill dito sa lugar namin. Sa Olongga po. Relaxing to, lalo na kung sa traffic sa Maynila. Dahil mas mababa na yung ano niya, mga pedals. Para ka na lang din nagda-drive ng kotse nito. Dahil mababa nga yung pinaka-pedals niya. So, paano mga ka-vloggers? Yun, ni-road test na niya. Okay na daw. Mas convenient. Konting bitaw na ang clutch, tatakbo na. Tapos, hindi nakatukod ang clutch, hindi nakatukod ang preno. Tinuro ko na po. Nakita naman ninyo. Sana may natutunan po kayo, mga ka-vloggers. Malaking bagay po yun. Lalo na sa mga nahihirapan sa pagbitaw ng clutch na ang tas-tas, hindi pa tumatakbo. Aatras na kayo sa mga ano. Kailangan hinahandbrake nyo pa. Hindi po ganun. Paano kung racer kayo? Iiwanan na kayo ng kalaban nyo. Hindi nyo pa nabibitawan yung clutch. Nakaangat na, hindi pa tumatakbo. So, paano mga ka-vloggers? Sana nag-enjoy kayo at natuto na naman po kayo sa panibagong vlog na to. Ito na naman po ang pinakabagong edition ng aking vlog! Palang!